kami space o kung ano mga meron kayo sa inyong pamahay. Tara, samahan niyo ako. Mga kaina, mga kapamay, same lang din po ang procedure kung paano magkanin ng sibuyas, ganun din po sa bawang. Ito po ang ating maliit lamang na space o container. Pwede pong made of kahoy, pwede rin pong plastic container ng mga pet bottles, tin cans ng ating mga pinag-inuman ng mga soft drinks or any container. Butasan lang po yung ilalim. Ang gagawin po natin, mag-layering lang po kayo. Same din, may lupa. 40% na garden soil, 60% na compost. Unang layer po, yan, may konting lupa. Ang ating mga papel, gubit-gubit na papel. Tapos lagyan po natin ng lupa. Cover-cover lang po natin. Tapos, another one, yung compost po na ating mga veggies. Mas maganda po ay ang balat ng sibuyas. Napaka-healthy po nito. Mas maganda po ang effect nito kapag ka ito po ay mga natunaw na ng pusa. Tapos po ay lalagyan natin ng ating ground, used ground coffee. Pwede din pong tea. Yung inyong iniinom na tea, pwede din po yan. Ayan, bukuha po tayo ng lupa. Sa ating pong mixture ng lupa. Pagsain po natin, equally, na lang sumabsorb ang make sure ang mga container ko po ay meron siyang tubig na lagi wet siya pag tayo po may bagong tanim. Kailangan po laging basa. Pero pagka magdidinig po tayo, hintayin po natin na pag idinig po natin yung ating isang daliri ay tuyo na yun. Pag pwede na po tayo magdinig. Kailangan po natin gamitin ay galing sa bomba o posong po. Huwag po tayo gagamit sa direktang galing sa nawasa. Ayan po, hintayin po lang natin na mag-even na yung lupa. Basa na siya. Ayan po, mamimili po tayo pagka po maganda ang ating garlic o bawa na ating itatanim. Mas maganda rin po ang ating aanihin. Ayan po, kailangan po natin yung spacing. Yung po pinakadulo ang nasa taas. Ayaw pong may gano'n, ayaw pong nasa ilalim. Tusok lang po ang ating daliri. Yan. Kailangan po natin ng spacing, proper spacing, para pagka tumuna po yung dahon, yung tinatawag na garlic chives, after po nun, matutuyo po pusa ang dahon, yun na po mag-uumpisa. Mabuo yung ating bulb. The bigger po ng ating piece na ganito ng garlic, the bigger bag ng ating mga ani. Susunod po natin, lagyan natin ang ating paumpisa fertilizer using cracked shells. Yan sila po, ordinary shells. Pwede din po yung shell na mga brown shells or organic eggshell.
Sir, puto as kalsyo, pampataba ng lupa para mas maganda ang ating ani. Oh, ayan, mga kaina, mga kamamin, sana marami kayong natutunan. Napakadali lang po itong gawin. Napakadali po. And soon, kayo mag-harvest na kayo ng inyong bawang. Hindi na kailangan bumili pa. Kahit po yung kanyang pinakadahon, ay pwede niyo pong gamitin sa inyong mga ulam. Oh, mga kainang, mga kamame, ito pa rin po ang mga iba't ibang paraan kung saan natin pwedeng itanim ang ating garlic. Dito po, pwede sa mga container ng mga empty tin cans ng soft drinks. Ayan po, bubutasan lang po ang ilalim. May butas po yan. And then, yung layering po ng lupa ay ganun din po sa before na pinakita ko sa inyo kung paano itanim ang sibuyas. Pwede rin po yung mga gamit na ng mga dilata ng lata ng gatas, ng spam, or any plastic bottle. Pwede rin pong ganito, yung mga container na pinagkainan ng mga anak ninyo, ng mga barkilius. Pwede rin po, pwede rin po ito. Yan po ang patunay na pwede nating itanim ang ating garlic kahit saan, basta maganda ang lupa, may araw, at naalagaan natin mabuti. Ito po ang resulta after a month. Ito na po ang ating mga tinatawag na garlic chives. Oh, mga kainang, mga kamami, abangan niyo po ako ulit sa aking pang mga susunod na videos. And for now, mga kainang, mga kamami, and to everyone, please don't forget to tap the subscribe button, press the like, and don't forget to click the notification bell for more videos. Bye!